So kukumpara po kasi natin na every 2 weeks gano'n na po ba kataas ang kaso natin. Nung nakaraan po nakadalawa lang tayo nung first nung 3 to 4 weeks ago, then ngayon pong first and 2 weeks lang na nakakaraan, nag-11 po tayo. So, ang 2 weeks growth po natin is 450%, which makes it high. Kumpara po, kasi mayroon po tayong pag-grade low, medium, and high. High po ang classification natin kung ibabase po natin kung gano'ng kataas ang kaso natin in 2 weeks only. Okay. Ang rate ng status na po natin yan ay magiging high na rin. Kung okay. Ang average daily attack rate po natin, kung gano'n tayo karami araw-araw, ay nasa medium, at saka ang 2 weeks growth rate po natin ay high, ang magiging status po natin yan, ang magpuraw, is high na. Magiging po natin kailangan, sige po. High risk, you mean? High risk po, gusto sabihin po yan, mataas na po tayo doon sa expected. So lahat po ng ating mga available resources ay may posible pong maubusan po tayo kung hindi natin makontrol. Okay po. Adok, sa high-risk category, ano ang mga recommendations sa isang area na categorized as high-risk? Ongoing pa rin po kasi ang ating pag-titingin sa data natin ngayon, Doktor. Actually, this is po ang unofficial. Binase po lang po namin ito sa tulong po ng ating guest, si Ms. Novi Malaluan, kung paano namin ma-derive kung gano'n na po kataas ang nagiging kaso natin in 2 weeks lang ng pagbabago. So, medyo po, gusto ko lang ipakita po sa atin na masyado po ang tinaas natin when it comes to growth po ng ating mga, growth rate ng ating mga kaso po dito sa Mamburao. Okay po. Kung magiging official po siya, yan po ay papasok sa ESPAS, categorizing our area as high risk po. So, may implication po yan sa travel requirements po into our area. Yes po. Yes po, Doktora. Medyo mababago po ang ating mga ano nito pag naging official po ito. Although, ang hindi ko po dito kinocompute kung ilang percent ang pwedeng magkamali tayo. Pero based lang po to sa initial findings namin ng aming DSO, kung paano po natin masasabi at paano natin makaklassify ang bayan ng Mamburao sa ngayon po. We will proceed po with that in mind, that the municipality of Mamburao is a high-risk area po. So our planning would have to be for a high-risk community. Doctora? Yes, ma'am. Do I understand that the capital is within Payungpon? Yes, ma'am. So, opo. So, let us remember that the capital is the seat of the provincial government, no? And the basic services for the entire province is within that area. Now, let us try to analyze what services that might be affected with this. Dr. Rasim? If I may po, ma'am, according naman po sa omnibus guidelines po ng National Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases, this is based on February 11, 2021 updates po. So, yung mga government offices naman po can have a skeletal workforce para po hindi po ma-paralyze yung basic services po na ino-offer ng government offices like ang ating capital po. Ma'am? Okay. So, siguro sa at our level, pag-aralan natin ra kasi yung last na nag-positive ay nandyan yung lifeline ng ating serbisyo sa buong lalawigan.
Yes, ma'am. Treasurer's office. Sir Mar, are you on board? Yes, dira. Apa, on board po ako. Sir, any comments po? As the IC commander? Yun nga rin kasi napag-usapan namin kanina ni Ma'am Muriel. Siyempre, kung i-re-recommenda po at ano naman yan, makikita naman ng RATF na yan na yan talaga ang kung ngayon ang kailangan. So, yun ang iniisip namin kanina. Dahil nasasakupan po ng barangay pa yun po, barangay 9 ang Capitol. So, nasagot naman na po ni Dr. Asing. So, yun lang naman ang concern natin talaga na may mga kailangan tayong gawin po doon sa provincial capital. Ano po? So at our level sa province ay kailangan po natin magkaroon ng consultation what will be the set up kasi yung treasurer's office ay affected ano po so siguro po ay the soonest before Monday kailangan po meron tayong arrangement para po yung ibang bayan na umaasa sa atin ay hindi naman po maapektuhan ng pag-ating paghihigpit. Sige. Dr. Ferratero, would you like to add something with regards to the hospital? As I was saying, may concurrence na ang regional IATF regarding the status of the hospital, naka-critical, under critical loan or ECQ. So, lahat po ng employees namin staff at saka mga ilang pasyente ay naka-lockdown. Although yung ibang staff ay na meron po kaming step down referral na sa mga LGUs. So far, ang pasyente po namin ay unti-unti na namin na-decongest as what was planned initially. We're ongoing naman po ang swabbing and waiting na rin lang po sa mga results ng mga swab ng mga staff. So regarding sa services po ng hospital, bali we are eyeing for setting up a satellite emergency room. Kiniklear lang po namin yung facility dun sa mga pwede namin contingencies na ilagay. And also, ang gagamitin namin yung i-utilize namin staff doon yung mga nasa outside po na negative. Ang initial swab para po safe din yung ating mga pasyente. But for now, since wala pa po yung satellite ER, yung mga extreme emergencies lang po ang ating ini-entertain for the reason na as much as possible, yun like them na hindi makapasok sa hospital baka because the risk of getting the infection. So ang contingency po namin is we have coordinated with the nearest hospital which is Santa Cruz and for kung makakaya pa naman ang iba po ay sa Sablayan. So far ganun po pero ang sa mga lumalabas na results, sa mga balikan ko po yung staff, we have already at least 9 confirmed cases na staff ang positive. So far, yun lang po muna ang aming update sa ngayon. Parang 10 yata, Doc. Okay, 10. Sorry. Okay. So, re-recap ko ng konti. The plan of the municipality is to put into ECQ to barangays 7 and 9. Then granular lockdown of households na merong up to secondary close contact. And the curfew would be at 8 p.m. to 4 a.m. They have a way of entering the market. Iko-control po ang entry into the market. Both markets na located in 7 and 9. Maa-access pa rin po ang mga banks and government offices located in these two barangays will be operational also on a skeletal force. Ang na-miss out po natin
Doc, ay yung ano po ang magiging restriction ng travel into Mamburao? With regards to travel po, we are not currently restricting it po. So we're still looking po sa iba pang guidelines kung anong pwede na ma-impose po regarding sa travel restrictions. Pero as per ano po, as per ECQ guidelines, is ano lang po, essential travel lang ang pwede po sa Payumpon and sa Barangay 7. Pero titignan pa po namin, i-re-evaluate kung paano po yung mga travelers na galing po sa kabila or sa ibang municipalities po. Tora? Yes, sir. Yes, Ray. Yung pinag-usapan natin kasi kanina regarding that of the regarding the readiness of the isolation facilities in Mamburao. Since our hospital is already or only prepared for the upcoming or incoming positive cases amongst the hospital personnel, baka kasi meron kasing chance na pag lumabas yung mga result, doon sila pumunta sa hospital, baka hindi namin sila ma-accommodate. Doc Rossing? So with regards po sa ating isolation facility sa airport, we have a capacity of 18 patients or 18 beds po. Then isa po ang actually occupied sa ngayon. We are currently devising ways po para ma-improve pa po yung livability ng ating isolation facility. So actually po, pwede naman siya.